Yo, good morning. Aga na naman natin, 7:33 AM. Yo, napansin nyo, meron na tayong mount ng phone holder ito. Ito pang navigation, yan. Pero sa ngayon ginagamit ko siya as speedometer, GPS yan. Yuli speedometer, yung ginagamit ko eh. So yan, ano lang yan, mount lang yan ng Motowulf. So yung phone holder mismo, matagal ko na yung gamit, yan pa yung dati ko. Pero pwede kayo bumili ng mount lang, clamp mount yan eh. Actually dalawa yan, kinabit ko, di lang kita kasi natakpan na nung phone holder. Pero dalawang mount yan, yung isa supposedly para sa action camera. Pero malamang hindi ko na magagamit kasi medyo naglolo ko yung ano ko, pang front cam ko. Yung Hero 5 ko, naglolo ko na. So ayan, magagamit ko na lang yan sa cellphone, phone holder, Motowulf. So ayan, nabili ko lang din yan sa Shopee. So nasa 100 plus, 170 yata or 140, nakalimutan ko. Lagyan na lang link sa description para kung gusto nyo bumili, orderin nyo na lang. Kung meron na kayong Motowulf na ano, phone holder, para hindi na kayo bibili ng phone holder ulit, yung clamp na lang, pwede naman eh. Papakita ko muna sa inyo yung installation process. Basic installation lang naman yan. Ito yung na-order ko sa Shopee na clamp mount siya ng Motowulf. Ito, phone holder. Marahil ko nang gamit to. Gamit ko to kay Beach at kay Click. Ito naman yung sa action cam. Pwede pala makabili ng clamp na lang. Ito na lang binili ko. Please, magagamit pa natin yung dati. Tapos mas mura pa. Nagiging link sa description. Kabit natin to. Bali pa ganyan yung pwesto. Dalawa na ilalagay ko magkabila siyempre. Mga balanse na. Itong dalawang kasama niya na clamp. Itong malaking gagamitin natin kasi itong maliit hindi siya kakasya dito eh. Hindi siya papasok dito. Pag nakaganyan kasi yung pwesto, hindi pa ubra, hindi kakasya. Malapad kasi itong part na to ng handlebar na ADV. So itong gagamitin natin yung isa. Napaganyan siya. Nandikit lang natin yan dito. Para lang hindi siya dumulas. Dito natin ganyan. Tapos yung malaking clamp. Tapos yung kabilang side. Ito. Washer. Mat. Lock nut pala to. So hindi siya basta-basta matatanggal. Yung lock nut, meron niyang parang rubber sa dulo. Stainless din to. Washer din sa kabila. Tapos yung lock nut. Meron na rin niyang provided na spanner. Ano. Pwede na ito gamitin mo. Panghigpit. Pantayin niyo lang ng higpit para maganda. Abalanse. Magamitin natin mas mabilis. 10mm to, size nito. Pantayin nyo lang bago nyo higpitan. So pag higpit naman, make sure nyo lang na pag inanan nyo sya, hindi na sya gagalaw. Kaya magmo-move. Ito okay na nga, mag-bit na nga eh. Saktuan lang. Itong dalawang kasama niya nito, pwede niya ilagay. Kaso masyado siyang maiksi. So ako hindi ko na lang ilalagay ito. Konti lang yan, naka-protrude dito eh. Okay na sa akin yan. Siguro, iyan ako na lang to. Kikiling ko na lang para medyo mawala yung talas. Para medyo matalas yung dulo niya, para medyo matalas. Grind ko na lang ng konti yan. Gumita ko siguro ng rotary tool para smooth lang to. Bit ko muna yung kabila, same process lang naman yan. Okay na, nakabit ko na, mahigpit na rin yan. Saktong higpit, balanse na siya, dalawa eh no.
Kabit naman natin itong Moto Wolf na phone holder. Ito yung setup ko dito eh. Preference ko. Ang bago nyo pala igalaw-galaw yan, dapat maluwag. Sa kanya lang siya iigpit ang pag final na yung position na gusto nyo. Luwagan nyo muna. Tapos pag gusto nyo na yung position, ito yung nakasanayang kompuesto. Sa gitna. Ayan. Ayan, ganyan yung view niya. Hindi siya naharangan yung panel. Ayan, nakita pa rin yung panel, syempre. Pwede nyo yung ganun, kasi medyo maharangan. No? Ako, nakasanayan ko na yung ganyang angle. Kaya walang problema sa akin yan. Kita ko naman yan. Kaya nagustuhan ko yung ganitong pwesto kasi gitnang gitna siya. Ang gitna yung phone sa setup ko. Ganyan. Kaya ito yung mas prefer ko talaga na position niya. Siguro depende sa cellphone. Meron naman siguro mahabang cellphone eh. Hindi na gumitna yun. Pero ito okay na sa akin to. Ganito nga rin yung kay Bitco at kay Click. Meron din ako nyan, dalawa. Tig dalawa sa handlebar. O, naked kasi parehas yun. Ngayon na natin to, try natin yung sa action cam. Ito actually hindi ko naman nagagamit to. Yung pang front cam na to. Ito. Lolo ko na kasi itong GoPro ko eh. Hindi ko na siya nagagamit. Pero kung mabawa gusto niya mag front cam, yan, pwede yung ganyan. Front cam. Huwag kung halimbawa gusto niya pakita yung daan. Ayaw nyo mag-mount sa helmet ng action camera. Yan, pwedeng ganyan. Adjustable naman siya. Yan ang maganda dito sa ball joint na to. Clamp mount na ball joint. Or ball mount. So, flexible siya. Pwede nyo i-adjust. Depende sa preference nyo. Yan, pwede rito. Para hindi maharangan yung panel. Yan. Gusto nyo nakarap sa inyo talaga. Nagbablog kayo. Ah, ganyan. Hindi naman siya sa gabal eh, no? Ayos din. Ayan, okay na. Moto Wolf clamp mount. Ayan, ball mount siya. Okay naman siya, hindi naman siya pangiting ng yung kay Click. Ayan. Ayan din, matagal na. Ito, nilagyan ko lang ng pintura to. Parang Cutix yata, ayan. Para bumagay lang kasi black yung ano nito eh. Kahit naman kung silver, stainless, tapos black. ADB okay na kasi ito. Wala stainless to eh. Kaya bagay siya. Kay Bit, ito din. Yan o. Oh. Para-paras lang sila meron yan. Kahit alin, so pwede kong gamitin yung phone holder or yung action cam mount. Moto Wolf clamp mount. Yan, pagdating naman sa reliability niya ang Moto Wolf na phone holder na yan. Matibay yan. Matagal ko nang gamit yan eh. Matagal na akong gumagamit yan. Ang Moto Wolf na yan, version 3. Parang 3 years ago yata. Ano, 3 years ago na. Kay Honda Beat pa. Yan, nakita nyo nga yung tatlo yung dalawang motor ko. Si Honda Beat tsaka si Honda Click meron din. O, yan din yung ginagamit ko. Na Moto Wolf na phone holder. Kasi yan yung subo ko na eh. Basta tama yung pagkakahigpit mo dyan. Never na yan maglulus. Hindi yan maglulusin basta-basta. Minsan, sa pagka, nalo ba kayo ng sobrang tindi. Minsan, nababago lang yung alignment niya. Parang, kumaano lang. Bumababa, tumutungo, kumapaling. Pero i-adjust mo lang ulit. Okay na eh. O, never pa ako nahulugan ng cellphone. Kaya, syempre, mababouch ko na yung ano niya. Reliability at quality, syempre. So, yun lang sigurong Moto Wolf na parang side mirror mount. Parang doon ako walang tiwala kasi marami na ako nakita na putulan ng ganun. Puputol. Mas maganda kung bumili kayo ng ganito rin talaga yung clamp mount siya. Mas reliable to eh. Mas less yung chance na maputol siya. Pwede nyo ikabit yun kung hindi kayo naka-naked handlebar, magkabit kayo ng crossbar. O kaya naman yung panglagay side mirror din na mount na pa ganun. Tapos pwede nyo siyang i-clamp doon sa ano,
ito, pwede niyang gamitin niyang ganun. Para mas reliable. Ito talaga kasi tested na, na hindi na sisira ito. Unlike doon na posible siya maputol. So yung vibration naman, wala naman eh. Hindi naman siya naapektuhan ng vibration. Kasi nga, hindi siya naglo-loose kahit malakas yung vibration. Kasi alam niyo naman ang mga motor minsan malakas ang vibration sa handlebar, lalo mga scooter. Medyo malakas ang vibration yan eh. Never naman siya nag-loose. Kaya okay na okay talaga yan mga tool. Basta higpitan nyo lang syempre. Bakit na ng araw dito, against the light na tayo. Papagas pala ako ngayon. Umigot lang ako doon para hindi against the light. Kasi ayan, against the light na ulit tayo eh. Kaya huwag nyo lang sigurong i-adjust ng ano, mahigpit siya. So kailangan luluwagan nyo muna bago nyo i-adjust. Para mas okay, di ba? Para hindi madadamage yung ball mount nya, yung mismong bilog. Magagasgas yan eh pag in-adjust nyo na ang mahigpit. Kaya luwagan nyo muna bago nyo i-adjust. Try natin itong ano natin, Yuli speedometer. Solid yung araw ha. Tama na. Pagas na tayo, pagas na. Pagas mo na ako. Gabi ka lakas na ADB ha. All stock yun. 120 to. Parang last time na natest ko to na solo. 121 nata. So consistent no. Ganun talaga yung top speed niya. Lakas. Parang sa ADB hindi na kailangan magpanggilid no. Tumatapos speed ng 120 na solo lang ako. Tapos na yan eh. Pero syempre magpanggilid pa rin tayo kasi si Bit tsaka si Click nakapanggilid eh no. Kaya nga pala may padating din tayong item. Naka-order na ako nung skid plate yung engine guard. Nakabit natin yun pagka dumating. Gagaling pa Indonesia eh. Baka mga next week pa yung dumating. Sakto lang din. Next week pa dadating yun. Kabit natin kay ADB para secured yung ano natin no? Yung engine natin. Dami na ako nakita na basaga nun eh. Mga PCX. Yan yung nagre-research kasi ako ng mga nagiging problema eh. Eh same lang naman ang engine. Or same na expose yung engine. ADB tsaka PCX. Pati yata Click 160 tsaka hindi ko alam yung airblade ah. Pero para magkakaiba sila ng skid plate eh. Ay, hindi ko sigurado. Pero yung pag dumating, ikabit na lang natin. Engine protector ba? So ito, hindi nyo lang to dito magagamit sa ano, speedometer na to. Ang Yuli speedometer. Siyempre, magagamit nyo sa navigation, Google Maps. Yan kami, kaya ako naglagay nyan. Yan talaga purpose nyan. Para pag maglo-long ride kami ni OBR, siyempre, Google Maps. Para meron kaming navigation. So siguro, lagay ko na lang yung link sa description nyan, yung clamp mount na yan. Tapos orderin nyo na lang kung meron na kayong Motowolf. Or kung gusto nyo, pati Motowolf eh. Kung gusto nyo ng bagong Motowolf. Ako kasi meron na. Kaya clamp mount na lang yung in-order ko talaga. Okay naman siya. Talagang yun din, kagaya din ng pag bumili ka ng Motowolf talaga. Yun din, pares lang. Ilan na ba tinatakbo na ADB? 182 na oh. Tagal-tagal po bago mag... first change oil. Ay banda, 300 plus kilometers pa, no? Tagal pa. Naulit tayo sa subdivision namin. Yeah. Last talaga na ADB. Ang last na top speed, no? Grabe. Mas malakas pa yung reading ng ano eh. Ang GPS eh, parang 123 sa GPS eh. So ano yun, distance travel dyan pag GPS. Speedometer natin, ikot ng gulong. Lakas
kaso pag pawang, konting piga lang. So, napaka solid talaga ng power na ADP. Malapit na ako sa bahay. Ito siguro tapusin yung vlog. Skid plate ang next natin. Skid plate or engine guard.